Hello and welcome to Mojiworks. This is your dog mechanic, Mong, and you're watching Mojiworks Vlog. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa vlog na to ay magre-review tayo ng Silent Killer Power Pipe. So, mga kamods, ito na po yung Fino natin. Pero ngayon, hindi na siya 54 na karga. Nakakarga na siya ng MTRT head 2824, then 59. Then, ang pipe niya is kalkal pipe. Retubo siya, at yan, napalaki yung tubo. Ngayon, try natin magpalit ng silent killer. Subukan naman natin ang silent killer. Try natin review. As you can see, since halos 3 months na itong hindi nahuhugasan, daily use. Ayan, may box din tayo sa likod. Ayan, hugasan muna natin. Then, check natin yung dB meter. Magda-download tayo ng decibel meter. Tapos, check natin yung dB ng kalkal pipe. Tapos, afterwards, i-review natin yung papalit nating pipe na silent killer. Okay, mga kamods, dito na po yung silent killer pipe na in-order natin from Motoclass. Shoutout sa Motoclass. Thank you for pangangalaga sa box na maayos sa pagpapadala sa Jane. Tapos, you can see, malinis na siya. Kahit paano, para magbuka lang naman siyang malinis sa video, di ba? Okay, nakakabit pa rin yung stock pipe, tapos meron tayong ginamit dito na contraption para i-measure yung decibel niya. Ngayon, nag-search ako sa YouTube at sa mga videos sa Facebook. Magamit sila ng measurement o yung parang triangle, o sinasabi ng 45 degree. Tapos, binasa ko sa Google, as Google says, sabi ng Google is, locate the microphone 19.5 inches behind the tailpipe at the 45 degree angle to the opening. Ngayon, minesure natin siya ng nag-download pala ako ng ano dito ng decibel meter sa phone para measure natin mamaya-maya. Bali, ang layo ng pipe sa may upuan na ginawa ko patungan ng phone is 19.5. Dito ay papatong yung phone. Then 45 degree. Yan. 19.5. Papunta sa mismong mic ng phone. Ngayon, check natin. Papanda rin natin. Sa idle. Ayan. Sa idle, nag-range siya ng 89-83. Ayan. Rev ko siya. Around 5,000 RPM. Sa 89. Like that. Try natin full rev. It's 90 decibel ang max rating niya sa full rev. Well, kung 90 decibel siya, pasado ang kalkal natin sa LPO. Ngayon, check natin yung silent killer, yung Sun Power Pipe Silent Killer. Okay, bubuksan na po natin yung Sun Power Pipe. Shoutout sa Motoclass Shop. Motoclass Shop. From Santo galing? From Laguna. Calambas City, Laguna. As you can see, sa may kanan ko is yung next na post natin na vlog. Hinintay lang natin din yung pipe niya, na which is JVT naman ang gagamitin natin. As preferred na sabi ng owner, hinintay lang natin yung pyesa para mailagay yung, sabi yan, yung bong sa pipe. Yung auto sensor, makabit natin yung auto sensor. Kasi FI itong ginagawa natin at Mio Sporty yung makina. Okay. Tibay-tibay yung pagkagawa ng GMT. Okay. Uy, may plastic pa pala siya doon. Yan, ganito tsura niya na sa loob. Well, pack. Kudos to the seller. May ingat. Alam niya naman yung mga iba kasi maselan. Oh, ito yung heat guard. Obviously, heat guard naman to. Medyo brutal na tayo magbukas. Sun Spirit. Ayos. Silent Killer Power Pipe. Para sa mga hindi makaintindi sa batas sa trapiko. Sing! Okay, bubuksan na natin yung pipe. Ito. Well packed siya. May bubble wrap at mga box sa paligid. Okay. Ayan. Ayan, tingnan na itsura. Yun. Mukhang may hawig siya na pipe.
Ewan ko lang kung hawig sila o same sila ng design. As my visual check, mukha siyang RS8. Parang ganon. Mukha siyang RS8 brand. Tong sun. Measure natin yung ano niya, yung tip niya. Then check natin kung chambered ba siya. Try natin pasukan ng alambre kung dumiretso. Ibig sabihin, screen type to. Nasabi kasi ng mga iba is chambered daw to kaya tahimik. Kaya let's see kung chambered ma talaga o screen type lang din. Kung paano siya napatahimik ng ganito. Stainless yung ano niya. 304, 306 grade, something like that. Hindi ko alam kung yung paano yung ano niya, mga grading nila sa stainless. Kung may basis ka, let me know. Comment down below. Tapos, malit siya actually. Maiksi lang siya. Pero laki ng box niya. Ito. Mapapansin niyo. Laki ng box, oh. Mahigit parang isang metro. For safety precaution siguro. So, syempre, safety. For safety issues nila. For transport. Ayan. Visual check pa lang. Okay naman siya. Well built. Maganda naman yung mga welds niya. Hindi siya TIG-weld. I think it's acetylene. Acetylene siguro to. At magaan. Compare sa stock na may swing arm pa. Convert kasi yun. From salty pipe yung sa Pino. Okay, measure muna natin yung ano niya. Yung mismong pipe niya from header is measurement ng mismong header niya is 28.55 hanggang from sa may headers ng sa may makina, sa bolt niya hanggang dito is same 28.55. Then tip niya, ang tip niya is 25 mm. Inner diameter ng tip. Inner diameter ng tip niya is 23 mm. Ngayon ang check na i-check natin is kung chambered ba siya, kung may hati-hati ba sa gitna or screen type na dire-diretso. Kaya ang gagamitin natin, wala akong mahanap na alambre, ang gagamitin natin is yung thick wire. At least to, kung na-bend siya sa loob, ibig sabihin may harang. Kung dumiretso siya, ibig sabihin screen type lang siya. Yan, try natin pasok. May tension, hanggang dito lang. Nabe-bend na siya actually eh. Ibig sabihin, maybe, sa nakakaalam, comment down below kung nakita niya na loob nito, kung chambered ba siya or screen type. Pero sa tingin ko, chambered siya, may hati siya dito sa gitna. As I check, but I stand to be corrected kung mali naman ako. Subukan naman natin dito kung dediretso ba siya o hindi. At least to, sumusunod to eh. Ayun, may harang. Actually, may harang siya. Ayun, dumiretso naman siya. Wala, may tension na siya eh. Tingnan natin kung hanggang saan. Doon din, kung ayan, mapansin nyo, kung saan yung stop niya kanina, kung ano man yung andito, ito yung chambered niya. Pero yung kalahati nito is screen type. So, tingin ko screen type. Kaya ang next na gagawin natin, tetest na lang natin, kakabit na lang natin yung pipe sa Pino. Tapos, sound test natin mamaya. Yung kanina, yung kalkal natin, nagre-range siya ng 83 yung idle niya, then full rev niya is max out of 90 decibel. Ibig sabihin, pasok pa rin siya dun sa required ng LTO na 115, hindi lalagpas sa 115 decibel. Yung mga iba naman kasi, yung mga ibang enforcer, tinitignan nila yung mismong pipe. Kapag aftermarket yung pipe, automatic huli. As a motorcyclist naman, hindi naman ata appropriate yun. Dapat chine-check din nila at kung patupad ka ng batas, dapat meron kang tamang tools para mag-measure ng mismong decibel natin. Kudos sa mga enforcer o mga city ordinances na merong decibel meter at alam nila yung tamang proseso o yung required ng LTO sa batas natin na hindi lalagpas ng 115 decibel, pasok pa rin siya. Nagpapalit tayo ng pipe kadahilanan nagkakarga tayo. May mga iba-iba naman tayong instances na mga mahilig sa mga motor na kargado, may mahilig naman na assist stack kasi hindi daw tatagal yan. Pero it depends yan sa mechanic nyo. Kung alam nyo yung ginagawa, talagang tatagal naman yung mga makina. Nasa mga ibang mga owners, kung di nyo chine-change oil o lagi na lang gamit na lang ng gamit, hindi tatagal talaga. Talagang masisira at masisira yung motor nyo. Kaya nasa sa atin din na kailangan din natin alagaan, mga ganyan, lalo kapag kargado. Ayun. I-check na lang natin yung pipe kung gaano ba katahimik. Ito is San baka naman sponsor niyan ng Any Parts of San. Okay, check natin yung San Silent Killer Pipe. Ito naman po ay na-search ko lang at nabasa ko lang din at as I see sa mga videos ng mga regulation ng LTO,
kailangan natin hindi lalagpas ng 115. Kung mali po ako o may nakaligtaan na sabihin, comment down below at para mabasa rin ng mga kapwa nating motorista. Ayan. Based on the existing LTO regulation, motorcycle sports sting exhaust pipe that emits sound exceeding 115 decibels are subjected to apprehension. Okay, kung hindi naman lalagpas yung pipe nyo o yung sound decibel ng pipe nyo ng 115, pasok pa rin yan sa LTO regulation. Sa pang pinakamagandang advantage ng sun power pipe, ewan ko lang kung applicable sa mga iba, pero kung papansin nyo dun sa 4 valve natin nandun, yung JVT, pinagawan ko pa siya ng cut para matanggal yung pipe, para matanggal yung gulong. Well, dito naman, ewan ko lang kung pasok to sa mga iba, pero syempre sa malalaking gulong, hindi. Samantalang ito, naka-rim set ako ng 17, ang size niya is 7090. Ang advantage nito is, pwede mong tanggalin yung gulong na hindi mo kailangan tanggalin yung pipe, hassle-free. Okay, itong sun power pipe pala is applicable siya sa, as I see in this description, sa mga dun sa pinagbilang ko is 130 to 160cc daw siya. Ayan, abit natin yung gulong na hindi tinatanggal yung pipe. Yan yung isang advantage na kinaganda ng medyo nakausli yung design niya, nakalabas. Ayan. Okay, check na lang natin yung decibel meter niya. Kung pasado ba siya o hindi. Sun silent killer. Okay. Gaya kanina, 19.5 from mic ng tester natin hanggang dun sa tip ng pipe. Ayan. Ayan, naka-under na yan. Yung idle niya is ranging 86. Ayan, 86. Try natin yung half rev. Nag-87. Ayan. Subukan naman natin i-full rev. Kung mapansin nyo, same lang siya sa kalkal, 90 decibel. Pero, sa idle pala, tahimik siya. Yan. Yan ang Sun Silent Killer Pipe. Ito naman, assured natin from the tip of the muffler hanggang sa may microphone ng phone. Ayan. Sakto naman yung nade-detect niya. Kung nagsasalita ako, conversation, tapos yung ingay sa paligid nade-detect din niya. Ayan. Choice of phone ko is Samsung kasi itong model na to is G-something ata. Wala pa siyang, actually wala pa tong noise cancellation. Kaya ito yung magandang pang-test natin ng decibel meter. Ayan. Check natin. Ngayon, papanda rin natin. Ito, naka-under na to. Idle pa lang siya. Pero, ayan. 91 na. How much more kapag full rev na? Check ulit natin. Para lang
lang masabi natin at ma-test natin na gumagana talaga tong ano, tong app na decibel meter. Ayan. Para may comparison kaya kung gaano katahimik yung silent killer ng Sunny. Sobrang tahimik siya actually. Gusto ko lang i-compare yung sound test nila. Ayan. Kung gusto niyo pa shoutout, comment down below. Once again, this is your Doc Mechanic Mong and you're watching Mojiworks. Kung nagustuhan mo tong video to, huwag mo kalimutang mag-subscribe at hit mo rin ang notification bell at pasabugin mo rin yung like button. Ayos! Salamat!